Nakaset up na ang playoffs at play-in matchup sa East at sa West. Twice to beat ang Lakers at Minnesota, dito nga sa West na maglalaban ang dalawang teams na yon sa April 12. Isang araw lang ang pahinga. At isa pa, yung number 7 position, ang makakatapat nila ay ang I'm Fine in the West, ang Memphis. Number 7 versus number 8, Lakers versus Minnesota at Atlanta versus Miami. Sa report din, ang Lakers magsasign ng dalawang players papasok ng playoffs. Ang dalawang players na yon, ayon sa report, ay sina Shaquille Harrison at Tristan Thompson. Ang signing na yun ng Lakers ay dahil din sa injury ni Dennis Schroeder na kailangan nila ng kapalit kung sakali sa postseason. At parang lumalabas, insurance yun ng Lakers sa nangyaring signing kung sakaling merong mangyaring injury sa mga players nila. Sa Minnesota pa, kanina sa huling laban nila versus New Orleans ay naglaban din. Nagkagulo kasi si Kyle Anderson at si Tito Rudy habang nasa timeout nung second quarter. So hindi ko lang mailagay yung clip dito pero sinapok ni Tito Rudy si Kyle Anderson nung timeout sa second quarter. Ang ginawa pa ng Minnesota, pinauwi nila si Rudy Gobert. Ang isa pang literal na masakit doon, sa isang video clip, parang nabalian pa ng kamay si Jaden McDaniels nang sinapok din niya ang pader. Sa ngayon, wala pang official report sa nangyari sa kamay nitong si Jaden McDaniels. Ngayong season, household name si Jaden McDaniels dahil tinatag siyang superstar stopper dahil nga nababantayin niya ang mga star player gaya ni LeBron, Steph, Dame at Luka. Isa siya sa best defender sa NBA ngayon. Siya din yung counterpart ni Bando sa Lakers kung depensa ang pag-uusapan. Mas mataas din ang usage niya kontra kay Bando. Isa pang nabasa kong report habang ginagawa kong episode na to, merong fracture sa kamay itong si McDaniels. Ang isa pang hindi malinaw kung isususpende ng Minnesota or ng NBA ang naging action nitong si Tito Rudy dahil sa ginawa niya. Pasok kasi sa rulebook ng NBA yung sinapok niya ang isang player. Kaso naka-close pa yung kamay nitong si Tito Rudy. May penalty kasi doon, either suspension or multa. Sa ngayon, wala pang report kung ano ang ibibigay na penalty ng Minnesota or ng NBA dahil yung action ni Tito Rudy, pumasok kasi sa rulebook ng NBA yun na kapag sinapok mo ang isang player na naka-close piece, may penalty yun, either suspension or multa. Habang ginagawa kong episode na to, wala pang report doon. Hindi rin malinaw kung anong ibibigay kay Rudy Gobert. Pero dalawang instances kayong ginawa niya. Una, naka-close piece si Rudy Gobert. Pangalawa, tumama kay Kyle Anderson yung banat niya. Kung ikukumpara mo naman to sa gulo ni Plumlee at ni Bones Hylands kanina na nagkagulo din habang nasa timeout, medyo makakalusot dito yung players ng Clippers dahil nagkatulakan lang. Base din sa report, yung todo kasi di umano ni Anderson kung paano niya kausapin si Rudy Gobert ang naging dahilan kung bakit nagkagulo. Siguro naka-slow motion din. Sa ngayon, medyo damage good yung Minnesota dahil sa nangyari kay McDaniels at yung isa pang iintayin sa report dito kay Rudy Gobert kung anong gagawin parusa ng Minnesota or ng NBA. Pwede kasing nilang ipasok agad yun sa rule nila dahil nga sa ginawa ni Tito Rudy. So meron lang nagtanong sa akin kung katulad ba ito na nangyari kay Draymond at Jordan Poole. Iba dahil sa practice yun. Ito kasi sa televised game at sanction game pa ng NBA. Huling-huli pa sa camera. Kung hindi tumama yung sapok ni Tito Rudy, makakalusot sa dun. Kaso papasok din ng play-ins at dun malalaman kung isususpende ba siya. Kung sino naman ang mananalo sa Lakers versus Minnesota, magkakaroon ng medyo mahabang pahinga, at least 3 araw, dahil kung sinong matatalo sa number 7 at number 8 at mananalo sa number 9 at number 10, maglalaro agad sila sa April 14. Pero ang disadvantage na yon ay sa winner ng 9 and 10, Bulls versus Raptors at OKC versus New Orleans. Noong mga nakarang araw, ang report, posible kasi makabalik talaga si Zion sa play-ins. Pero sa interview ni David Griffin, playoffs na. Posible makabalik si Zion kung makakaabot doon ng Pelicans. Si Paul George naman, nilabas ang report na wala pang timetable kung kailan siya makakabalik sa Clippers. Pero sa ngayon, nagpa-practice na siya sa team. Expected sanang makakalaro siya sa first round ng playoffs. Ang game 1 naman ng Clippers versus Suns na nasa Phoenix, ang home court ay sa April 17, PH time.
Ang Sacramento versus Golden State naman ay sa April 16, nasa home court yun ng Kings. Base din sa report, si Andrew Wiggins nagpa-practice na ngayon sa team papasok ng playoffs. Nasa 3-on-3 workout na siya at nasa 5-on-5 na din. Sinabi din ni Coach Steve Kerr, hindi talaga nila pinalaro si Wiggins para makaiwas din sa injury. Plus yung conditioning talaga niya dahil nasa 6 or 7 weeks siyang nawala sa basketball activity. So yan muna ang update ngayon regarding dito sa NBA at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.